So for that kind of problem, ano, nakita nyo naman guys, given na, no, pinakita na sa atin yung conventional solution para dyan sa problem na sabi is yung rate daw ng interest is 7% per annum compounded continuously. So after ilang taon daw yung deposit ay magtitriple. So para sa Caltech niyan, so before anything else, no, we must reset for our calculator. So shift 93 equal button and then press AC. So after that, no, nabanggit guys na yan ay 7% per annum daw yung rate ng interest. So, sabi rin na compounded continuously. So, therefore, gagamit tayo dyan guys ng mode stat. Mode 3, nandun siya sa mode 3, no, yung stat na yan. And then, you press 5. Kasi, ibig sabihin ng e raised to x is dumarating sa point na yung 7% na yun is per annum siya nagkakaroon ng interest. So, pag ganyan ang mga klase ng problem, kapag alam mo na may yung rate is continuous siya, so every year ay nagkakaroon, parang i-relate mo siya sa ano rin, sa depreciation. So 'di ba meron tayong tinatawag na declining balance method. So pag declining balance method, ang Caltech na ginagamit doon is mode 3 ano rin, mode 3.5 or mode 3.6 din. So pwedeng gamitin ilman sa dalawa. So dito tayo sa mode 3.5, sinabi kasi na per 7% per annum compounded continuously. Pag continuously involve yung ating exponential. Okay, so mode 3.5 and then meron tayong column ng x and y. So sa column ng x guys, makikita nyo, no, yan yung lahat ng value na ilalagay natin dyan. Yan yung mga time natin. Okay, so 0. So sa point 0, so ibig sabihin sa simula, no, tapos sa unang taon, ayan, so 0 and 1. So sa tapat ng simula is meron tayong yung amount natin ng investment o nung dineposit na pera is wala pang tubo. So times 1 pa lang yon. Pagdating ng unang taon na lumipas na yung investment mo, so 7%, 'di ba ang sabi na nagkakaroon ng interest rate. So ang gagawin mo diyan is 1 times e. So yung e guys is alpha exp. Yan, 1 times e raised to, ito yung raise, 0.07. So 7% kasi ang sabi. So therefore, ito na yung mga values na kinakailangan mo. And after that, you will press CA. So CA ang pipindutin na, hindi delete. Para nandun lang naka-store yung memory sa yan sa table na nilagay na kinuha natin. So nandun lang yung mga values. So after that, no, balikan mo yung problem. Sabi sa problem kasi after ilang taon daw. So alam niyo naman kanina, 'di ba, sa column ng x yung time natin. So meaning to say, kung magti-triple yung pera. So 3, no, times doon sa ating x hat. So ano yung x hat na sinasabi? Yung x hat is makikita mo siya guys sa shift ups. Makita nyo yung reg. Ayan yung reg, no? Diyan yan makukuha. Yung x hat, guys, ibig sabihin, doon ka mag-reference sa time. Sa column ng time. Nakita nyo yung column ng x and y. So, meaning, kung mag-reference ka ng value sa column ng time mo, doon sa column ng x, so, you must press x hat itong number 4. Itin mo yung 4. So, yan. Makita nyo yung 3x hat. So, equal button mo lang yan. And then, makikita mo na yung sagot na 15.69446127. So, pag round off mo yan, yan ay equivalent guys sa 16 years or nandun siya guys sa ating letter C. Okay? So, ibig sabihin lang nun na meron palang Caltech behind that, no? So, on the other hand naman, kapag hinihingi naman guys yung ano, yung how much, yung amount, nandun mo siya sa column ng Y. So, therefore, ang gagawin mo lang naman is papalitan mo lang to, yung punta ka lang ng shift ups. So, dito lang naman makikita yan sa reg ulit. And then, dito lang sa y-hat. Okay? Yung y-hat na yan, ibig sabihin, doon ka naman mag-reference ng value sa ating column ng y. Okay? So, ganun lang yung Caltech behind that. So, sana nakatulong, no, sa ating mga aspiring engineers. Gamitin nyo yan sa engineering economy. Okay? So, maraming salamat guys sa panonood. Again, this is Engineer Jom Digia. Abangan nyo pa yung mga susunod kong Caltech na ipepresent dito sa aking channel, sa YouTube, and sa Facebook page ko. Maraming salamat sa panonood and God bless us all. Again, abangan nyo mga Caltech natin sa Canon F789S G8.